Yan, no? Sana may mga artist nowadays na revive nila yan at bigyan ng flavor na pang ngayon. Kasi, di ba, oh, manawagan tayo kay Juan Carlo. Di ba, kay Daniel Padilla. Eric Santos, Boy Drilon. No, mga, ano yung mga ano yan? Very well written yan eh. Try niyong balikan yung mga, ano, mga pangga, yung mga kanta noon. Ang gaganda ng, well written. Nung hindi pa, feeling ko, iba yung mga kanta nung hindi pa uso ang teknolohiya tsaka uso na ngayon, no? Tsaka sa panahon na uso na. Dati kasi ang tao, di ba? We communicate other than verbal through, di ba? Pen and paper. So iba yung lalim ng pagsulat dati. Di ba? Pluma at papel. Ha? Ano ba yung pluma? Alin yung pluma? Yung sapatos? Ah, puma yun, sorry. Parang tanga. Oo. Yung mga tuwan-tuwa sa akin, tumawa yan kahit nakakor niyan. Nakakatawa yung joke, pero hindi naman to. At least honest ako, ha? Alam ko pag nakakabusit na ako, ha? At wala akong pakialam. Pero sorry na. Sorry na. Huwag nang mag-aalit. May ginagawa naman akong kasalanan sa sarili ko. Nasa Shopee na naman ako, mga pangga. Nakaka-bad trip. May Shopee na naman. I am doing Shopee again. Not good. Wala na naman pangkain next month. Ay, nako, sabi ni Casey Puma. Yung ano, yung pluma, mga pangga, yun yung pagka nakalipas na yung blago. Ha? Pluma, corny pa rin, ha? Oh, at least ako nagsabi sa inyo, maglipat na po kayo ng istasyon, wala mong kwenta mga jokes dito. Masaya lang talaga dito. Ay, nako. Yung kapatid ko. Pero binabati yung mga pamangking ko, ha? Sila Jolo. Jolo. Si Paolo. Ang lalaki lang itong mga to. Mag-diet nga tayo, mga pamangkin. Ang lalaki natin, ha? Magkapi daw kami. O, di magkapi tayo. Sabi ko, magkita kami sa bahay. May 3-in-1 ako doon. Ha? Oo. Kita kayo tayo doon, ha? Si Ines Quintilian. And she sent out a message. Sabi niya, "Hi, Papa Jackson. I am blind too. Same with your caller. Nakaka-relate ako. Thanks. Hi." Ano mo, sobrang salamat, no? Kasi effort yan. Parang i-type mo yan, no? Thank you, Ines. How are you? Hi, nako. Uy. Huh? Subscribe yun yung channel namin sa Energy FM. Energy FM 1067. Energy FM 1067. Yung aking Facebook, ay John Gamperle. Yung totoong pangalan ko. At yung aking YouTube channel ay Papa Mo Ako. Ang Twitter ko po at saka Instagram ay Papa Jackson 1067. Hindi naman totoo yung pinangako sa akin ng Twitter. Na pag dumarami yung nakapalo sa'yo,
Malaking bird. Papa, pipigyan ko din yung pangarap ko na sana masuot nyo yung shirt ng High Society. O yan, dito yung shirt ng High Society. Ha? Nasa office ko, nakasampay doon. So, ano siya? Emergency shirt ko siya sa office. And then, oh. Tsaka yung ano, ha? Yung tees ko, ibinigay niyo po sa akin, sinuot ko, tinag ko po sila, yung tees ko shirt, hindi ako pinansin, ha? In stories ko, yung tees ko, wala namang ginawa. Wala. Hindi pinansin yung tinag ko sila. Ha? Tapos baka sabihin nyo, wala. Ha? Hindi ko namang ginawa. Ginawa ko yun. Pero hello sa inyo. Hi, good evening. Good morning. Sabi niya, wala daw po silang IG. Anong wala? Meron. Natag ko sila eh. Meron po silang IG. Eh, kanino yun? Poser? T-shirt na lang, may poser pa. Meron. Naka-shutdown po ang clothing. Ano? Naka-shutdown daw ang clothing. Talaga? Oo. Basta, pinost ko yon. Ha? Sabi niya, basta po. O, basta din. Sabi nila, thank you, Papa. Thank you, Papa. Binawi mo pa ang pag-ibig mo sa akin. Ayaw na ba sa aking beauty? Kaya ngayon ako sawi. Get out! Ano bang ginagawa ko sa karir ko? Sapat sinisira ko. Ha? May color tayo, ha? Ha? May color, si Deans. Deans ang pangalan. Hindi kita. Lahat na lang may ano ako ba? Lahat na lang may banat ako. Ano? Di ba kayo napapagod sa akin? Ako napapagod ako sa akin. Ako mismo, napapagod ako sa sarili ko. Minsan gusto kong hiwalay yung sarili ko eh. Gusto magpakalayo-layo muna. Kaya lang baka pag-alis ang sarili ko, makilala si June. Ayoko. Diligyan. Ay, nako June. Hindins kita malilimuta. Hindins kita pababaya. Ang hirap mo vibrato. In the coming days, mga pangga, I'm going to activate my photography hobby. Okay? Oo. Ang tagal ko na pong nag-photography, ang tagal ko na rin hindi na nadadalaw yung aking mga lente. So I'm going to do street photography in the coming days. Yung mga street photographer lang, kung gusto naman, masama na po. Anong requirement para makasabay sa akin? 200mm 2.8. Pag photographer ka, alam nyo na yan. Ha? 200mm 2.8. Pag wala ka nyan, mag-organize ako ng iba. Okay? Pero for now, yung mga gusto mo maki-join sa akin ng 200 ng photo walk, you have to have 70 to 200 na lente 2.8. Ano daw yan? Yung 2.8 po, dumugo ilong natin ngayon, nagtanong pa kayo. Yung 2.8 po, it refers to the aperture of the camera. Pag sinabing aperture, yan po yung buka ng mata ng lente. Okay? So, yun po yung 2.8. The lower the number, the wider the eyes. So, 2.8. Minsan may 4.2, may 6.3. Ganyan. So, ako 2.8 po. Bam! 2.8, 200mm. Sabi ni Jasmine, ang taas. O, para ayoko mag-aya, eh, no? Para ayoko mag-aya.
Para ayoko mag-iya. Hello? Yes po, good evening. Good morning na pala. Good morning. Na Saudi Arabia ka daw. Yes, Papa Jackson. Mm, naka-loudspeaker ka ba? Nasa mosque ka? Wala, naka-handsfree po. Ha? Naka-handsfree. Hands-free? Eh, opo. Pwede bang huwag ka mag-hands-free? Ano pong gagamitin ko? Yung bibig. Hindi, hands-free, ibig sabihin na naka-loudspeaker ka, tama? Hindi po. Hindi po naka-loudspeaker. Hawak mo yung telepono? Opo. Ang tawag dyan ay handheld. Handheld. Oo, okay. Pag sorry hawak, po. Handheld. Pag di hawak, hands-free. Sorry po. Pag mag-sorry, hindi rin ako sure dun. Baka nga mali ako eh. Kamusta po? Okay naman. Uy, I like it when people ask me, kamusta? I like ang it. Ang wapo niyo. Ha? Ang pogi niyo. I like it too when people tell me that. Nagkakaedad na ako mga panggahang. O, iba pa rin nakakarinig ako ng ganyan. I'm 37. I'm 38 this year. Oh my God, I'm 38. Sabi nga nila, pag abong tumataas daw yung edad, lalong lumalabas yung kagapuan. Pangayop. Sana may ibang lumabas naman, no? Pangarap ko iba naman lumabas. Para mas lumabas, ipapasok ko rin ulit. Basta lumabas lang kahit saglit lang. Parang ang baboy ko lately. Ayoko na. Dins! Yes, sir. Kano ka lang katagal dyan? Matagal na po. Mag-2 years na. Ah. Kailan uwi mo? This year po. Okay. Babakasyon na. O sige. Ano, ba't ka napatawag? Yun lang sana ako ng advice about yun sa kapatid ko. Ano kasi, nag-aaral siya, Papa Jackson, ng kaso. Oh. Hindi na pumapasok since January hanggang ngayon. Oh. Pero, umaalis siya ng bahay. Sino pong hindi pumapasok? Yung kapatid ko po. Ikaw nagpapaaral? Opo, ako po. Anong high school, college? Nasa senior high po. Okay. Biglang hindi po nga pasok? Opo. Actually, nakatira siya dun sa lola ko sa probinsya. Yung lola mo ang guardian niya? Opo, yung guardian niya. Kasi yung mama ko nasa ibang lugar din po. Mm-hmm. Hindi kami magkasama buong pamilya. Bale, watak-watak. Mm. Pero ako po yung nagpapaaral sa kanya. Binibigay ko po lahat ng gusto niya. Mm. Kanina, nag-chat sa akin yung teacher niya. Sabi, mahigit isang buwan na daw, hindi pumapasok. Nakausap mo na yung kapatid mo, hindi ba? Hindi sumasagot sa tawag ko. Mm. Hindi ko alam, baka natatakot siya. Pero hindi ko alam kung pagagalitan ko ba or kakausapin ko ng mahinahon. Para... Siyempre, kausap mo na mahinahon, di ba? Parang iniisip ko, tinatanong ko, ano siguro ang problema, bakit nagkakaganon? Kasi sabi naman ng teacher niya, wala namang kasalanan sa school. Mm. Tapos, nung previous, eto lang January nag-start, hindi na siya pumapasok hanggang this, kanina, hindi na talaga pumapasok. Pero ang paalam niya dun sa lola ko, pumupunta siya ng school everyday. Mm. Well, ganito na, hindi pa nakakausap yung brother mo na? Yung papa, kanina po, kasi maghahiwalay naman yung kapatid ko, hindi naman siya nakatira dun sa papa ko. Kinausap ng papa ko kanina, sabi pa ng papa ko, pinagalitan niya. Tapos tanungin, sabi ko, tinanong mo ba kung anong problema? Sabi niya, hindi daw nagsasalita kung ano yung problema. Eh kasi pinagalitan eh, paano ako magkasabi? Hindi, kasi yung ugali din noon, pag pinapagalitan niya sa Papa Jackson, hindi niya kahit anong pilit na gawin mo dun sa kanya, hindi niya sinasabi kung anong problema. Parang kinikim-kim niya yung problema well, niya. Kaya ka kasi pinapagalitan eh. Kasi huwag niyong pagalitan kausapin ninyo. Kasi ang tanong mo sa akin, ano ha, tawag nito, Deans. Opo. Sinasagot lang kita sa tanong mo sa akin. Ang tanong mo kasi, hindi ko alam kung pagagalitan ko o kakausapin ko na mahinahon. Yun kasi yung tanong mo eh. Opo. O, siyempre, sasabihin ko sa'yo, kausapin mo na mahinahon, ano mo pagagalitan? Tapos, ganito po kasi na... Oo, narinig ko pa sinabi ko.
Opo, narinig ko po. Uy, talaga? Wow! Naiintindihan ko po. Surprise. Okay, o tapos? Hindi, ganito din po kasi inisip ko kapag kakausapin ko na siya, baka sabi kasi ni mama, hinayaan ko kasi siya maging spoiled sa akin. Lahat kasi nung hinihingi niya, binibigay ko, kaya nagkakaganyan yung kapatid ko. Tapos sabi ng mama ko, paintuin na daw ng pag-aaral. Sabi ko, wag. Sabi ko, ituloy na kasi malapit na yung bakasyon eh. Tapos, ang gusto ko, kausapin ko siya. Baka may gusto siyang bagay na hindi niya masabi sa akin. Well, well, ganito ano. Yan ang wag mong gagawin. Yung sinusuhulan mo siya para gawin yung mga bagay na dapat gawin niya. That becomes wrong. Mag-aral siya, una-una, kasi kailangan niya mag-aral dahil meron siyang kakayahan na pumasok. Hindi lahat ng tao may kakayahan. Ngayon, if you think you've done everything you can para papasukin siya, tayo niya pumasok, pabayaan mo siya. Pero importante, alamin mo bakit siya pumapasok. Opo. Si sino yun, amo mo? Okay. Hello po. Sorry po, nabalak po kayo. Ano sabi? May pinapagawa pong pagkain. Ah, bigyan mo pepino. Maraming cucumber dito. Oo, oh, di ba? Kasama sa pagkain nila yan, di ba? Sa salad nila. Opo, paboritong-paborito nila. Pepino, sibuyas, lettuce. Di ba? Yes po. Mm. Yan yung mga yan, di ba? Sasawagan mo ng tiyahin mo para okay. Hindi, tama na po ba yung sinabi niya na hindi ko na lang sasuhulan, gano'n. Huwag masuhulan. Huwag niyong sasuhulan. Oo. Eh, yung mga nanay, ha, yung mga guardian, huwag niyong gagawin niyo, anak niyo, kain ka na, anak, para bibigyan kita ng bagong ganito. Huwag. Kain ka na para makapaglaro ka ng iPad. No, kumain ka kasi kailangan mo kumain. May iPad o wala. Alam niyo, nowadays, yan ang katamaran ng mga magulang nowadays. Huwag kayong magagalit sa akin, ha? Ang anak pag umiyak para tumigil, aabutan nila ng iPad para maglaro. No way. That's not right. That's wrong. Di ba? Naiintindihan kita. You're a good sister kasi it makes you feel good na nai-spoil mo yung kapatid mo. Pero sa pagkakataong ito, yung kapatid mo, ate, took it the wrong way. So you have to act. Naiintindihan kita. Ano? Spoiler din ako eh. Ano ba kayo? I get your point. Ako po ay spoiler din. Ha? Yung anak ko spoiled. Pero may makasalanan si Clon, kinukulong ko sa kotse. Uusap kami doon. Doon siya iiyak. Hindi, akala niyo ba? Wala lang. Hindi ba pwede sa akin ganyan? Yung inisip ko po kasi kapag pinapagalitan siya ng mga mama at papa ko, sinisigawan siya. Parang hindi kasi siya sanay sa mga ganun. Kasi hindi siya lumaki sa amin. Lumaki siya sa... kasama ko siyang lumaki, hindi ko siya napagalitan yung parang sinisigaw ko, hindi po. Kinakausap ko ng maayos, kaya kung anong hinihingi niya, binibigay ko. Naiintindihan ko yun, ate. Wala namang kinalaman yung bigay mo sa problema ngayon. Ang problema ngayon, yung kapatid mo hindi pumapasok. And the mere fact na yung teacher na nag-PM sa'yo, ibig sabihin, it's already a concern. If you want to address the concern ng sinusuhulan mo siya, you're not addressing the problem. Bumasok siya kasi hindi dahil may makukuha siya. Kasi after all, pag natapos siya ng pag-aaral, ultimately siya makikinabang noon, hindi naman ibang tao. Wala naman nag-aaral na kapatid at ang graduate yung nanay. Ang graduate yung tao nag-aaral, ganun ang buhay. Opo. Huwag mo suhulan ka, pero huwag mo rin pagalitan kasi napagalitan na ng tatay mo eh. Sa mga tao nagre-rebelde, sa mga taong imbalance yung mga ano ngayon, pag-iisip, importante na nararamdaman nila may kakampi sila. Yun din yung inisip ko, baka kasi po... Pero huwag mo suhulan, ha? Opo, hindi po. Oo, sa akin mo nalang ipadala yung iPhone Max Pro. Ha? Huwag na sa kanya. Gamitin ko muna ng 2 months, saka magiging ko sa kanya. Hechos lang. Okay? Opo, salamat po. Asan mo yung kapat mo? Anong lugar niya kapat mo ngayon? Nasa Mindanao po, yun nasa Basilan. Basilan!
Opo. Kausapin, huwagin mo. Tsaka ang susi dyan, yung mabuting kaibigan niya, kausapin mo. Huwag yung bad influence, ha? Yung mabuting kaibigan niya. Ilan taon na ba siya? 15 years old po. Bata pa. Opo, bata pa. Alam niyo yung mga batang ganyan, pag nasa-share mo lang sa bahay, nagre-rebelde sila. You have to, ito ano, makinig ka, ha? Deans. Yes po. Sa ganyang edad, ang hinahanap ng mga bata ay affirmation. Tandaan niyo, the word is affirmation. Okay? Opo. Alam mo kung anong affirmation? Hindi po, i-google ko pa mamaya. Hindi ko rin alam. Ito na, gino-google ko na para alam natin parehas. Okay? Affirmation meaning, go. The action or process of affirming something or being affirmed. Sira ulo to, ha? Number two, emotional support or encouragement. Oh, yan. Oh, tama, ha? Affirmation. But pero ang affirmation ng mga kabataan, it comes from a specific set or group of people. Okay? Kasama na. Hindi kasama ang family doon. Sadly, general hindi kasama ang family doon. Kasi yung pinagdadaan ng 15 anyos, nasa bahay niya, sa loob ng tahanan, hindi naiintindihan. For example, tumutubo buhok sa anes. Hindi niya ikikwento yan sa bahay. Ikikwento niya yan sa mga kaibigan na kasabay niyang nakakaranas noon. That's what I call affirmation for teenagers. Doon niya yan i-share. Okay? Yung nagkaka-crush sila. Lahat sila K-pop. Wala, kung wala nakakaintindi sa bahay, sa kaibigan. So, importante na kayong mga guardians, kilala nyo at ka-vibes nyo yung mga taong kasama. Para alam ninyo. Kasi doon sila magsasabi. Kasi may mga magulang, puro kabarkada, puro kabarkada. You have to understand. That's the age that you are trying to build your circle of friends which you're going to have all your life. Yan pa na, ba't kayo? Kailan ba kayo nagkaroon ng barkada na kasama niyo pag matanda na kayo? Di ba nung 15 anyos ka? Bit-bit mo yan hanggang tumanda ka. Tama. So kayo mga magulang, wag niyo, don't take it against them kapag yung anak mo may mga kaibigan. Ang trick lang, itama mo kung sino yung mga kaibigan kasama, but don't take it against them because you will be wrong. Okay, huwag mong pagalitan, ha? Opo, hindi po. Kakausapin ko na lang. Mamaya, gising na. Pag? Pag gising na. Oh, tulog pa. Ano pang oras, ha? Okay? Opo. Okay na. Okay na po. Oh. Okay na ba? Salamat. Oh. Ay, ano nga pala po, nagpapasalamat din po ako last time yung binigay niyong advice about dun sa kaibigan ko. Sino yun? Tumawag na po ako last time dito, yung sinabi ko po sa inyo na clear name niya yung post ko, hindi naman para sa kanya. Yung kaso nga po, nung nakipag-ayos ako, siya naman yung lumayo, siya pa yung nang iwas sa amin. Sinabi ko na lang na wala na akong magagawa kasi kahit na wala akong kasalanan, nagpakumbaba na ako, pero talagang lumayo pa rin siya sa akin. Ngayon mo na yun. Mag-focus ka sa kapatid mo, ha? Apo. Okay. Salamat po. Okay. Salamat sa pagtawag. Sige po. Thank you. Okay, thanks. Bye. Where do I begin? To tell the stories of a sweet love can be. A love story that is older than the sea. Nanay ko yung favorite niya. Tsaka yung, alam niyo ba yung kantang ano? Once upon a time, there was a tavern. Tsaka yung ano? Yung, siguro nung high school nanay ko, ito yung team song niya sa crush niya eh. Yung, Tapos ang lagi niyang trivia, anak, ayan lang ang kantang, wala yung title sa lyrics. Hindi na, mali ka na ma, meron na yung 214. Ha? My darling, I've hungered for your touch so long.
lonely time. Pag nikita mo ako, kakanta pa ako. Bala kayo. And sign. Parang tanga ako, ano? Tawagin niyo na ako kung hindi! Uwi na kayo. 12:30 na eh. Huwag na kayo tumawag. Jun, pag kumuha ng caller, baka gantihan mo ako. Loko. Pagod na papa mo, kanya pa ako dito. Ha? Hay nako. Anong gagawin ko hindi pa ako crush ng crush ko? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Grabe naman! Grabe! Grabe! Oo. Tawagan niyo ako dali na mga pangga. Bukas. Not tonight. I'm done for the evening. Masakit na po yung aking ano, singaw. Ha? Uwian na, sabi dito. Patikim naman po ng badge. Kumirami ka muna dito sa, ano ko, sa live natin gabi-gabi para magka-badge ka. Inoto ko na yan. Ha? Inoto ko sa mga taong may marireach na keme. Ng pagpa-participate. Ha? Kasi, paano ka magta-top fan? First time mo makanood. Ano ba yun? Kanta daw ako. Don't make uto-uto of me. I'm so gullible. I will do it. Ay, naka. What's up, cucumbers? What's up? Ay, naka. Oh. My love, my darling, I've hungered for your touch alone. Ay! Na-on ko! May live, yung tropa ko. Tawag na mga bangga, 8721-2429. Ha? Huh? Ay, naka. Wala na, no? Let's go home, mga bangga. I wanna hold your hands. Ano luma naman ang kanta ko? Nakaka-bullshit. I wanna hold your hands. Let's play songs para sa ating ano. Okay, magandang kanta natin sa last natin na set. Ha? Ano kaya ang magandang kanta? Alam ko na kung anong kanta natin. Dapat yung bago. Ha? Yung bagong, dapat bago lang, ha? Oo. Ayan. O, para sa mga gusto mong maalayan, ito, crazy. Gusto niyo pa ng maalayan, ha? Pagka maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. It's been a very wonderful and productive evening for all of us. Thank you very much. Well, this has been me. The one and the only Nice and Naughty. On your radio, on your lingkod, Papa Jackson, we are number 106.7 Energy FM. Pangga! Wag mong sabihin radyo, mag-aaway tayo, ha? Sabihin mo,